Handa na ba you? Handa na me. Ano mo? Handa na me? Handa na me. BBM or Pac-Man? Pac. Epal o bidabida na miyembro ng gabinete. Kung may susuportahan o i-endorso man si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, anong letra kaya ang meron sa kanyang pangalan? O. Cellphone. Face mask. Alcohol. May one and only. Yan! Ang aking mga kaibigan ngayon, mga millennial. Maraming mga nega. Gusto mo ipa-deport sa ibang planeta. Day after day, I must face a world of strangers. Ang bandila ng Pilipinas, sabay-sabay taas. It will take a strong, strong man. All right! All right! Pwede bang tumayo para ipakita kung anong suot mong pang-ibaba? Ang basketball. Pakita mo, Dadamayan kita kasi naka-shorts na yun. I was expecting harder questions like love life. So, Ian and Michael, ito pinakakatakutan ko na programa. Diba, it's always nice to see yung lighter side ng mga ini-interview natin. It's been a wonderful experience tong pag-guest ko sa inyong show. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Maraming salamat, lalo na sa Ratatat! Rasadang tanong, tapatan, at tarang, tahan! Good morning! Happy Monday, guys! It's July 4, 2022. Oras na naman para makipagkwentuhan at kulitan kasama ang mga taong nasa sentro ng balita ngayon. Dito lamang po yan sa Politiscope. Ako si Ina Andolong. Na fresh galing sa swimming sa ibang bansa. Ako naman si Michael Patin. Marami ang hindi. Pasensya na kayo. Sabi sa akin, medyo malabo ang aking itsura ngayon. Ako po ay wala. Parang tayong gina-ghosting ngayon. Kasi ano siya, nagbi-beach siya o nag-swimming pool. Kaya parang pale siya ngayon. Maliban sa wala ako sa aking bahay at hindi ako sigurado sa lakas ng internet kung nasan ako ngayon. Ako ay nasa ibang bansa, nasa New York po ako, kaya ako pa sa New York. You're so New York again. Ayan, I'm so New York. Yeah. It looks like too. Okay, ang episode po natin ngayon ay para sa mga Marites dyan tulad namin ni Michael. Ano ba yan? Huwag tayong magkakamali ha. Iba ang chismis sa kasaysayan, okay? Usap-usapan ngayon sa social media ang isyong ito matapos sabihin ng isang artista na history is like chismis. Yan, oo. Marami daw ang hindi natuwa rito, lalo na't baka refleksyon daw ito ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Yan, agad ring pinaliwanag ng ilang mga historiador, kabilang ang ating guest, kung bakit mali ang statement na yan. Okay. Okay, welcome to Politiscoop, isang historian, educator, professor din ba? Tama professor ba? John Ray Ramos. Good morning, sir. Yeah. Okay, good morning at isang makasaysayang araw sa ating lahat. Yeah. Okay, alam ko, I'm sure marami ka nang nasabi o napag-usapan na itong issue na to kasamang iyong mga fellow historians o yung mga iyong perhaps your students, yung issue ngayon na nag-viral sa social media. Ano yung una mong reaction, sir, when you read about a celebrity saying such things? Na history, chismis. Siyempre, first reaction is, what the hell? Pero, what the hell? WTH, ayan. So, ayan, siyempre na stress, pero hindi na ako na-surprise. Kasi, yung, for example, yung subject o yung disiplina ng kasaysayan or history for several years na already ay nakakaranas ng pagdi-discredit, kumbaga. So, hindi na bago sa akin yan. Pero, syempre, every time na merong something viral na similar na nangyayari, syempre, ay, it elicits the reaction na, what the hell, ganyan. So, okay. Sabi mo, sir, hindi ka na surprise. So, do you think, papangasasabihin ba natin ng para, oh, well, Miss Ella is not alone in that thinking? And if so, bakit kaya may ilan na ganun mag-isip?
Okay, syempre ano eh, iniisip natin kung ano yung pinanggagalingan niya at ano yung interest niya sa mga ganitong bagay. Kasi parte rin ng pag-aaral ng history is yung pagtatanong kung bakit kaya niya nasabi itong mga to. At kumbaga maghahanap kami ng explanation base sa mga ebidensya. Kumbaga, ayun nga, dahil nga mga marites kami or mga chismos kami, ayun na... Kumbaga, binibigyan namin ng kahulugan yung mga bagay na parang simple. Pero hindi ganun kasimple yung disiplina ng kasaysayan. Siguro, i-explain ko mamaya. But, si yung mga tao na ganito yung pag-iisip, syempre, yung mga dahilan kung bakit nila nasasabi itong mga bagay na ito is one, syempre, ay meron silang interest to say something again sa mga, sa disiplina o sa isang issue. Ganon. Second rin ay, of course, for the sake of publicity. Pag pinag-combine natin yung dalawang kahulugan na ito, alam natin na merong pinopromote na pelikula itong binibining ito. Siyempre, at yung role niya dun sa pelikulang ito is tungkol sa isang controversial na historical figure o yung pamilya na controversial na dinedepict talaga nila yung pamilya Marcos in a movie setting na yun nga, upcoming yung movie. So, it's a bahagi ng interest niya na sabihin yung ganitong mga bagay upang i-promote yung kanyang pelikula. Second na dahilan, syempre, is yung kakulangan sa pag-intindi kung bakit or para saan nga ba yung history at ano nga ba yung kasaysayan. Opinion lang ba ito? Pagbubuo ng chismis, pagbubuo ng kwento, etc. So, ayun eh, isa, yung ganitong klase ng pag-iisip ng history, ang historia na chismoso, ang kasaysayan ay hindi mahalaga or kanya-kanyang opinion lang yan, ay nagmumula sa ano, sa talagang kakulangan natin sa pag-intindi kung ano nga ba yung kasaysayan at ang halaga nito sa lipunan natin. Okay. Yung dalawang bagay na yun. May kinalaman din ba rito yung kanyang edad dahil hindi pa siya katandaan, iba ibig sabihin. Hindi naman niya inabot yon. So, would that be an excuse for you, Prof? Actually, she's 25 years old kung hindi ako nagkakamali at may pinagdaanan na siya na mga pag-aaral sa kasaysayan and most likely ay nakagraduate yan ng college siguro kung hindi niya talaga full time yung kanyang pag-aartista. Pero yun, medyo kulang sa ganung background, pag-intindi sa background niya. But hindi she cannot use that excuse anymore. But yung bata etc. Kasi we can always say na ano eh, yun nga tulad rin ng isang artista in the previous months na ano, respect my opinion, yun. Pero yun nga, kung ano yung sabihin natin, she's already an adult. And meron tayong, yun nga, tinatawag na freedom of expression. Pero, syempre, we are not free from the consequences ng ating mga sinasabi. So, ayun, you are free to say anything that you like. But, yun nga, every action that we do ay merong consequences. And yung reaction ng mga tao again sa kanyang sinabi is only part, and especially siya ay isang, sabihin natin, influencer, meron siyang platform, meron siyang following. Yun nga, responsibility niya yung sinabi niya. And ano man yung sabihin niya, because out of ignorance or out of ano, kakulangan sa kaalaman or dahil sa personal na interest, sinabi niya yun, yun nga, kahit anumang gawin natin, we have to bear yung consequences. Yun, may kapalit lahat ng ating ginagawa. And hindi niya pwedeng gamitin excuse na bata siya or hindi niya alam, etc. Kasi, ayun, matanda na siya. He's more than 18. Ayun, pero syempre, pwede naman siyang mag-undergo ng character development. Pero it would be another story for another time. Ang follow-up ko dyan, Prof, ito. Ito bang sinabi niya is enough to have the academe, no? Syempre, meron tayong mga subjects, ano, mga subjects na hindi nagbabago o merong batayan sa siyensya, sa statistika, ekonomi, lahat, 'di ba? Kasaysayan, ano pa yung mga subjects natin. Do you think this should or would
or could warrant a sort of a correction from the academe itself na hindi dapat ganito ang thinking. Kasi kunyari, may isang tao na nagsabi na the earth is flat, parang ganyan, no? Pero napatunayan na talaga ng siyensya na meron. Ito ba ay dapat i-correct ng academe? Is this a concern for higher education? Is this a concern for DepEd? Is this a concern for CHED? Is this a concern for, you know, for the scholars na may mga ganito? And how will this affect yung sinasabi niyo mga na-impluensahan niyo mga followers? Before before Sir John Ray answers, dagdagan pa natin ng ejemplo para hindi naman tayo nagsisingle out dito sa celebrity na to. Remember, sometime earlier this year, sa isang reality TV show, di ba? Mas bata yung mga yun na, I think, kapamilya reality TV show yun. Yung medyo, naku, natawa. Mga sagot. Bagay si Majoha. Okay, so it's not just her clearly that has issues with history. Okay, and yung I don't issue siguro may problema nga kakulangan sa educational system na sinasabi po ni Michael. Okay, sige, go ahead, sir. Okay, so ayun eh. Does it warrant a reaction from the academe? Okay. Actually, it warrants attention for the general public. Ang mga academicians tulad ko ay kumbaga isang part lang ng mga stakeholders dun sa pagdating sa education or pagdating sa historical knowledge. Ang primary na ginagawa kasi namin sa academe ay ano, mag-research at mag-produce ng bagong kaalaman. Yun yung talagang pangunahing silbi namin sa lipunan. Ayun, kahit na sinasabi ng ilang mga politiko na puro kayo research, adikay sa research, wala naman napapala dyan, hindi ganun. Kaming mga nasa academe, ang responsibilidad namin ay mag-produce ng bagong kaalaman at i-share ito sa publiko. Ang nakakalungkot dyan, syempre, hindi lamang sa sistema ng edukasyon yung dahilan kung bakit may ganitong klase ng pag-iisip yung ating kabataan or yung general public at yung mga na-impluwensyahan niya. Isang factor rin dito, syempre, is yung sistema or yung sabihin natin yung halimaw na social media at yung kumbaga yung environment o yung environment ng impormasyon ngayong 21st century. Kasi yung method ng ayun, pag-share ng information at ng disinformation ay nasa social medias na at ito ay affected ng maraming bagay. Syempre, may mga pwersa ka dyan na talagang nagpapakalat ng disinformation. That's one. Second, algorithm na kung ano yung lumilitaw sa ating mga timeline ay determined ng computer. Ayun, base sa kung ano-ano yung pinag-kiniklik natin or pinipindot natin online. Pero yun nga, ang problem dito is that instead of addressing these things directly, kasi yung ginagawa namin na pagsagot, kaming mga public intellectuals, public historian. So kami yung usually na nakikipag-usap sa media, nagpo-post sa mga blogs, ganyan, etc. So may porsyento, maliit na porsyento lang kaming mga public intellectuals sa academe. Yung iba talaga focus ay research kasi ibang skill ang kailangan namin. Ang kinokorrect namin itong mga to, pero syempre kulang ito sa reach. Hindi equivalent yung followers, for example, namin sa social media. May isang yung artista, ang follower niya, millions. Ako, follower ko lang sa Twitter, 1,000. Ganyan. So, I can only reach so much. Ayun. But, ayun nga, ang isang mahalagang way of addressing it, syempre, is yung isang goal ng historical education sa bansa, which is may ituro kami na, may, pag nag-aral kasi ng history, may isang skill na tinuturo. At itong skill na ito is mahalaga siya ngayong panahon na nagkakalat yung mga fake news at yung mga trolling sa social media. At ito yung tinatawag natin na critical thinking. Ayun, kasi naniniwala ako na ang first line of defense natin sa ganitong mga pag-iisip at sa mga fake na content ay yung kakayahan natin na salain yung impormasyon na lumilitaw sa screen natin bago ito pumasok sa utak natin. So kailangan ay masala natin yung mga ganitong mga bagay. Unfortunately, yung
sistema ng edukasyon natin, especially pagdating sa araling panlipunan at sa kasaysayan, is mostly traditional pa rin na puro memorize. Ayun, na hindi na ituturo yung mga mahalagang skills. Ito yung isang crisis sa pagdating sa historical education or sa araling panlipunan. One, yung history hindi siya tinuturo after grade 6, grade 7. Ayun, yung next na encounter nila ng subject na history ay sa college na, if ever mag-college. Sa ibang bansa pa. Southeast Asia, East Asia, mga ganun-ganun na, hindi na Philippines. Education, ano na, mga economics na diretso. So, yung history of the Philippines, ideally, ini-integrate siya sa ibang mga araling panlipunan subjects na mas advanced. Unfortunately, hindi siya nangyayari sa current sistema. So, ayun, in the previous months, narinig ko na, ano, nire-review naman yung curriculum. Nung nakita ko yung curriculum ng DepEd on history, actually, it's quite comprehensive. Na covered talaga yung iba't ibang parte ng kasaysayan ng Pilipinas. Pero ang tanong, syempre, ang question dyan, syempre, is the implementation. At saka yung capacity ng teacher to teach it. Kasi ang mga problema na nakikita natin dyan, one, syempre, compressed ang history, yung pagtuturo ng history. Second, yung may mga, sa especially sa public education, yung pagtuturo ng araling panlipunan at ng kasaysayan, minsan yung nagtuturo niyan, yung assigned na teacher diyan, hindi niya core competency. Halimbawa, ina-assign yung math teacher para magturo ng history. Kasi kulang. Ang gagawin sa kanya, i-memorize lang. Sino-sino ang mga bayani? Ganun lang nangyayari. Pero yung isang lang buhay, hindi. So hindi na de-develop yung talagang mga nagtuturo ng araling panlipunan. So that's one. So instead of teaching yung mga mahalagang skill na pag ikumpara niyo yung dalawang dokumentong ito, ano yung totoo dito, ano yung sino yung nagsasabi ng totoo, ang nangyayari memorization lang. Ayan. Prof Angko, I will lay this down. Siyempre yung pumunta ka na doon sa traditional na pagtuturo ng kasaysayan at araling panlipunan and all the other subjects, no? Would you agree that bago kasi ang panahon ngayon, what I'm trying to drive at is iba yung temata. Kung dati teacher, di ba, guro mo o bahay mo, doon mo nalalaman ng history at libro kung meron kang pagtsatsaga na magbasa nito. Ngayon, sobrang dami. Influencer, TikTok, Facebook, YouTube, ang dami ng ganyan. So, syempre, nagkaalat din dyan at nagiging biktima o nagiging yung mga ibang hindi magandang intensyon, pwede sila magpakalat ng sarili nilang version, no? Ng kung ano man ang gusto lang ipapaniwala sa mga tao. Kaya hanggang ngayon, hindi tayo nagtataka, meron pa rin mga flat earthers, meron pa rin mga conspiracy theories, mga ganyan na nangyayari kasi kumakalat nga siya. So would you agree then now that kung sinasabi mong traditional, dapat din bang magbago ang temata nito in terms of teaching it sa younger kids? Kasi if younger kids relate to gadgets, if younger kids relate to video, if younger kids relate to illustrations and entertainment, hindi ba dapat ganun na rin gawin natin parang ano ba ito, progressive or ano ba, what's the word, enticing, interesting ang history para sa kanila? Kasi naalala ko ako mainly pag history, yung mga cartoons na hindi talagang fiction, 'di ba yung ganun, kasi interesting siya. Comics, na talaga totoong history. Pero nakalagay doon, true to life ito. Kunyari, yung flying house, parang sa Biblia, mga totoo yun. Hindi, kung meron man silang poetic justice na sinasabi, it's the character na si Jesus nakikipag-usap sa bata, parang ganun. Pero all the other passages ay batay sa katotohanan, batay sa facts. Would you agree na ito rin po pwede ang maging, nagiging problema ngayon? Kasi, ang sa sinasabi ko ngayon, kunyari, ito si Ma'am Ella, no? Isang tao lang siya, hindi naman siya nag-publish ng libro, nagsalita siya. Pero the problem is, marami siyang followers. The problem is, kinipick up siya ng media. The problem is, ipapalabas po itong pelikula na ito. Na ito ay pelikula na hindi pa natin alam kung sasabihin nilang true to life ito or their version of it. Para sinasabi na po ni Madam ni Senator Amy, na it's their ano naman side of the story. So would you agree of these things I vocalized? Okay, siguro yun nga, papasok tayo dun sa issue ng content creation pagdating sa social media, especially yung mga
talagang educational na materials. Unfortunately, yung observation ko ay talagang nagkukulang tayo sa aspect na yan dito sa Pilipinas. Kasi ako nanonood rin ako ng YouTube. Favorite pastime ko siya. Hindi ako nanonood ng TV. Usually sa YouTube or sa YouTube lang ako at nanonood ako ng mga documentaries. Such a nerd. Ganyan si Sir. Ganyan. But, ano, ang pinapanood ko is tungkol sa science, ayun, or history mula sa, ayun. And usually, itong mga content na ito ay, ayun, pinaproduce sa ibang bansa. Ayun, mga tungkol sa, ayun, sa science, sa outer space, ganun. So pero hindi sa mga aliens kasi conspiracy talaga yung mga aliens. Ancient aliens. Oh, tama. Tama ka rin doon. Yun yung pinaka-factor na sinasabi mo mahalaga. Critical thinking. You should know what are theories, what are conspiracies, and what are facts. Di ba yung parang ganun? So bago ko paniwalaan, o bago ko pa naman i-click, or siguro pinanood ko yung first minute, ay, hindi to totoo. Delikado to. So, ano ko na to? Close or do not recommend. Lalagay ko na, do not recommend. Ayun. So, sinasala ko rin yung, sinusubukan kong salain yung algorithm ko sa ano, sa device ko, syempre. And, syempre, ako yung pumipili ng kung ano yung pinapanood ko. Pina-background check ko yung mga channels, etc. So, ayun. So, yun yung mahalaga na yung aspect ng critical thinking, it's a skill na kaya mong salain information. Especially, ang galing makahanap ng, maka-access sa information ngayong 21st century. Konting type mo lang sa device mo, may access ka na sa information. Pero hindi lahat yun ay syempre totoo. So, ito yung isang skill na dapat tinuturo sa, ayun, sa subject na Araling Panlipunan. Actually, Prof, meron akong eureka moment eh. Dapat itong, yung kababanggit mo lang na yan, dapat yan, kung ito ay dapat na matutunan na skills, kasi in the advent of social media, of so many algorithms which will, dissuade you or daling ka sa wrong path into believing so many other produced content there which are not factual-based, siguro po pwedeng may critical thinking subject now that employs it to all. Kunyari, lahat ng ating mga subjects, may critical thinking. Kunyari, Araling Panlipunan, may critical thinking dyan. Kasi pupwede na may mga lumalabas na maaring binabaha na itong ating mga kabataan para alam nila. Kasi baka, kailan po nila nalaman na kailangan critical thinker ka, hindi lahat na napapanood mo, ito totoo ha? Kasi dati, di ba, nung panahon po natin, ang pag sinabi, if you see it on TV, it must be real. No, it's not anymore. Diba? So it's not anymore. So, yun yung dating adage. If you see it on TV, it must be real. So, there must be some form of, if you agree, of that kind of awareness sa ating mga kabataan na okay, ha? We are in the advent of this. Kasi hindi tayo sanay. Ang mga nagtuturo, mga kaedad dati ng mga ano pa rin eh, hindi sila sanay na nakikita ng mga kabataan ngayon sa mga gadgets nila. Yan, si inay, anak niya, paglaki. Hindi naman niya mamamonitor lagi-lagi yan. Pag nakapanood yung anak niya, 'di ba na it's na kunyari merong funny na video na kumakain ng ebak yung bata. Akala niya ganun din. 'Di ba parang gets niyo ako? Parang lumaki yung si sa wolves. Lumaki kasi wolves, akala mo normal 'yon na yung mga tatay mo wolves. Parang ganun. So yun po yung sinasabi ko. If you see things on the screen, 'di ba it's hard to discern if you're not at the right age if nobody tells you. Son or daughter, not everything you see on the screen is real. If it's funny, it can be harmful. Yeah, isa yun. If it's parang so magnanimous, di ba? Parang think twice. Kaya marami nabubudol pa rin sa atin hanggang ngayon eh. Pag tinadalang ka ng text, interested to win 250,000? Hanggang ngayon may nabubudol pa po eh. Baka parang kulang tayo sa ganon na siguro panahon na rin para sabihan natin ng ating mga mamamayan na may ganon po talaga ngayon and it's a battle na we might be you might lose or probability na we might lose if we do not if you're not aware yung sinasabi yung algorithm na yan that they are really closely monitoring each and every one of us. Prof. Sige. So, yeah, tama yung ganito na siguro hindi lang subject pero incorporate siya sa ibang mga subject yung aspect. But yung number one na subject na talagang nagtuturo nito or isa sa mga core competencies na sa pagtuturo is, yun nga, Araling Panlipunan at yung history subject talaga na isa sa
ang yung tinuturong skill, yung tinatawag namin na historical method, it's already an aspect of critical thinking. Kasi pag tinuro namin yung historical method, syempre, ang mga tinatanong dyan, totoo ba to? Ano yung source nito? Yan, legit ba yung source na ginamit niya, etc. So, yun nga, pag tinuro yung skill na ito, ay, kumbaga, dapat nire-reinforce siya with good examples, tapos ginagamit rin siya sa ibang mga subjects. So, that's one. Pero bumalik muna rin tayo sa content creation, syempre na, ayun eh, yun, may sistema kasi yung sa ibang bansa na, halimbawa, meron silang means to crowdfund yung ano, so meron silang Patreon, etc. So nakakagawa sila talaga ng mga videos and ano, to make really good content tungkol sa kanilang kasaysayan, sa science, etc. At maganda ito kasi maraming nai-inspire ng mga bata na paglaki nila, magiging scientist sila, paglaki nila. And they are funded by the government. Uh-huh. Yes. So one, they receive support from the government. Second, may means sila na pondohan ng sarili nila. At three, pinagkakakitaan nila ito as bilang hanap buhay. As content. Uh-huh. As content creators talaga. Okay, punta at balik tayo dito sa atin, sa bansa natin, syempre. One, ano nga ba yung support ng government sa mga sa disiplina namin? What's good in the recent years ng National Historical Commission of the Philippines ay nakakapag ano, pinopondohan nila yung mga historians at mga other cultural academicians na ayun, makapag-present sa mga conferences and ayun, in the COVID in the recent pandemic in the recent years ay ano yung knowledge nito yung mga research nila na nagawa nila na record nila as webinars at available sa mga tao. Okay, at syempre nakakapag-produce rin sila ng ilang mga documentaries na ano, it's well funded. Pero syempre ang problema diyan is viral produce ng ganitong mga content. So yun nga, yung government, pero syempre kulang lang yan. Ang mga materials na meron tayo ay for example, yung tungkol lang sa quincentennial celebration natin. So yung pagdating ni Magellan, yung victory natin sa Mapa. Occasional naman. Tsaka syempre nandyan yung ano, usual, yung mga sikat na bayani. Syempre, produce hindi lang ng gobyerno, kundi ng mga news and public affairs units ng mga networks. So, usual, sila Jose Rizal, sila Andres Bonifacio, sila Mabini, etc. So, and it's available naman on YouTube. Pero, punta tayo dun sa second aspect, ayun, sa aspect na yun na yung government, they just, they support if meron na. Okay, may funding from the NCCA, it's available, the care of the National Endowment Fund for Culture and the Arts, yung tinatawag na NEFCA, pero bago sila mapondohan, ay kailangan parang 50% muna ng project ay nagawa na. Okay, so yung access sa funding is one ang layo pa natin for cultural and historical content creators. Second, means to fund themselves. Wala tayong sistema ng Patreon, wala tayong sistema ng crowdfunding dito sa Pilipinas. How about the Department of Education? Wala bang... Yun. Sa Department of Education po, wala bang nakalaan na pondo para dyan? Okay, actually meron. And what's good with them, pero yung syempre, yung accessibility nito is depende sa locality. And, kumbaga, hindi rin ito, they produce in-house. Pero alam naman natin, in the recent mga balita ay parang may issues diyan ng ano na kung nababayaran yung mga content creators na natin nila, but it's another story. Pagdating sa ano dun sa access sa crowdfunding, hirap makakuha ng funding for these kinds of content, and syempre saturated na. Actually na weaponized na ito ng ano eh, natatap na ito ng mga talagang nagpapakalat ng kasi hindi ka talaga ibang departamento, Prof, na pwede kang ponduhan ng ibang bansa. Ano naman ang gana ng ibang bansa na ponduhan ang sarili nating history? Di ba? Parang ganun eh. Kasi Amerika, ponduhan tayo. Eh. Isa sila sa mga nanako. Japan, isa rin sila sa mga nanako. China. Di ba? Parang, bakit naman nila paponduhan ang history? May Ina, strings attached rin. Kasi ako yung... Mamaya may lalabas yung elephant ang turun para wala ka makita elephant kaya penguin ang turun na lang.
balik muna tayo guys doon sa main point ng discussion natin ngayon. Doon sa concept lang na history is chismis daw. Nabanggit ni Sir John Ray kanina, napapaliwanag niya rin kahit paano kung paano ba, I assume you were referring to how history is written. Bakit ba hindi ito chismis? Paano? Ano ang pagkakaiba nito? Okay, can you explain to us in simple terms how history is recorded? Not chismis. Okay. Yung process ng pag-aaral ng history, syempre nagsisimula kami sa tanong. Ayan, syempre isang historical question. Bakit nangyari ito? Sino si ganito? Etc. So, it starts with a question tungkol sa, it's either about the present, pero syempre, yung mga tanong sa present, ang mga pangyayari sa present ay may pinagmulan at usually nakikita ito sa past. Okay. Kung mag-aaral tayo ng history, syempre magsisimula tayo sa tanong. Ang sunod na proseso diyan is maghahanap tayo ng mga sources, ng mga batis ng kaalaman. So syempre mga lumang dokumento, mga nasulat, mga bagay na nasulat ng mga naunang historians, etc. So siyempre, makukuha tayo ng sources. Online man yan or sa actual na library. Susunod, siyempre, sasalain namin yung impormasyon para bumuo doon sa naratibo o doon sa salaysay na sasagot doon sa tanong na tinanong namin nung umpisa. At siyempre, yun, pag nabuo namin yung salaysay na ganito kasi yung nangyari, ayan. So, yun yung na-produce supported namin na... Supported ng dokumento, supported ng first-hand account, supported na aktual na nangyari na marami nakasaksi. Parang gano'n. Mm-hmm. So, yung proseso dyan, syempre, ay malubha or sabihin natin matindi kasi sasalain namin, babasahin namin yung iba't ibang mga dokumento. So, siguro to put it in a simple way, ang malapit na trabaho ng historian ay hindi Marites, kundi isang detective. Isang forensic, ano, yung mga napapanood sa crime series, sa TV. Ang isang historian ay isang detective, kumbaga. So, kumbaga, pinipiece together namin yung nangyari sa nakaraan, pero, ayun nga, ang ebidensya na meron lang sa amin is, for example, kung merong puzzle na 1,000 pieces, yung, ano, yung buong picture, ang... pieces na mahahanap lang namin ay mga nasa 23 pieces out of 1,000. So kaya so, namin magbabatay. Doon kami magbabatay. So hindi kami iimbento ng piraso na hindi namin nakita. Kumbaga, so kumbaga yung image na ipapakita namin is nakabase doon sa 23 pieces na nakita namin. Ayun, hindi kami magdadagdag, hindi kami mag-ano. There might be speculation or we can say some speculations or theories, pero syempre, kailangan may... Sabihin mo yun. I-qualify mo rin yun. I-qualify rin namin yun. Or sinasabi na, no, but these are speculation and open to further research. Yun yung usual na sinasabi namin. But we don't interpret out of the documents that we have. And yun nga, we also build on yung mga naunang pinag-aralan na ng mga naunang historian sa amin. So it's either susuportahan namin or ide-debunk namin na sabihin, outdated na yung sinabi ni Agoncillo or outdated na yung sinabi ng mga ni Zaide, ganyan, for example. So, yun, patuloy kami nagpo-produce kasi ina-update rin namin yung knowledge. Pero syempre, yung history, parang science rin yan na yung kaalaman natin sa kasaysayan in the present, it was built ng mga naunang nag-research sa amin decades before. So, ina-update namin ito continually. At patuloy naming sinusulat kasi syempre iba yung wika noon, nung malalim na Tagalog, tas letter C pa yung letter K. O kaya ano, talagang sobrang tinding English. So, halimbawa rin, ay kaming mga public historians, ang ginagawa namin is kami yung nagpapa-interview. Kami yung sumusulat ng mga short version para sa mga articles sa newspaper. Or sumusulat kami ng, ako, sumusulat ako ng children's books para sa mga bata. So, kumbaga, yung kwento na, syempre, isang ginagawa rin namin, yung kwento na maraming detalye, minsan, sinisimplify namin para madaling maintindihan ng hindi historian. So, ayun. So, hindi yun. Lalo na ngayon, yung attention span ng ating mga kabataan ay mas maikli na. Diba? Parang,
binigyan mo ng volumes ng libro, hindi talaga babasahin yan. Hindi babasahin. Ang titingnan lang niya yung pictures, ganyan. At maghahanap sa YouTube ng content tungkol dito or titingin sa Wikipedia. Hindi ganun. But ayun, so minsan gagawa rin ng content, pero batay sa... Ang layo. Ang layo. Ang sinasabi mo, Prof, ang layo dito sa dalawang mahaderang nasa kanto na nagkakwentuhan na si kapitbahay namin si ganito ay chorba-chorba. So, ang layo. Paliwanag mo pala, napagod na ako eh. Di ba yung parang ganun eh? Huwag tayo makakamali. Yung mga Marites, mga investigador din yan. Yung sourcing na sinasabi. Buntis yung anak ni ganito. Kunyari, naglalakad-lakad siya. Pabalik-balik siya sa sabay, sinisilip-silip niya kung lumulobin siya, parang gano'n. May mga pagkaganon. Pero hindi siya nagbabasa ng malalalim. Yung 23 pieces na sinasabi niya sa 1,000, Doc, ay, Prof, ilang pieces lang ba ang kailangan niya para ma... para malaman niya. Para masabi niya. Isang piraso nakita niya, paano naka-duster ah? Biglang kalat na ganyan. Buntis siya, buntis! Oh, confirm! Confirm! Parang gano'n. So yun yung, ano, yun siguro yung binabanggit mo, Prof, no? Itong okay. Kaya malayo ang chismis sa historiador na trabaho. At syempre ang isa ring mahalagang step diyan, syempre pinapa-verify namin sa ibang mga historians. Syempre, so kailangan ay kino-corroborate namin sa findings ng ibang mga ano. Kaya may 'di ba sa thesis nung undergrad may mga review of related literature. Syempre, so tinitigan namin kung anong klaseng pag-aaral na 'yung nagawa before sa mga ganitong bagay. So saka nagbabago rin 'to. Ako nakakapanood ko sinasabi ng mga documentary so merong history kunyari of sunken treasure ni ganito or something. O panahon ni Victorian times. Bigla may mahanap sila isang document from a sunken boat yung barang ni Lubog. May dokumento doon na nakita about the Titanic kunyari. Na sinulat ng kapitan. So that changes again, no? It's another piece of the 1,000. Kasi it's a document. It's written by the captain. Parang ganun, something, no? So ganun na nangyari. It's always, kumbaga, when new evidence comes in, that becomes a piece of again. We update. So for example, yung isang recent na, ano, siguro best example na recently, or ano, usually ginagamit yung example, yung tula na sa aking mga kababata ni Rizal. Yun. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, ganito. So, nung inanalyze ito ng ilang mga scholars, kasama si, at saka mga nag-aaral ng panitikan sa Pilipinas, yung tula daw na sinulat ni Rizal tungkol sa wikang Tagalog ay sinulat niya nung 8 years old. Pero nakakita ng sulat from Rizal nung 25 years old siya. Nung sinulatan niya yung kanyang kuya, first time niyang na-encounter yung isang salita na ginamit doon sa tula na sa aking mga kababata. So yung findings na yun is, ano, is hindi si Rizal yung nagsulat ng sa aking mga kababata. So hindi pwede nating i-attribute na kay Rizal yung, ano, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas masahol pa sa malansang isda. Ganun. Avoid so, no, mabawi siya. Na-avoid na so, hindi ganyan yun. Hindi ganyan pala yun. Hindi pa, dapat nga, kinakalat na natin yan. Yan ang dapat na kinakalat ng mga marit, ng mga chismosa, para kumakalat na. Kasi, totoo ba, Prof, mas matuling magpakalat ng mga chismosa kaysa sa mga historiador? Kasi yun nga, babalik ako doon sa mga itong aspect ng ano, pagkalat. Na, ano eh, hindi na, ang trabaho namin mga historians, ayun, though, even if we want to, we're in primary competency at yung primary na livelihood namin, we're not content creators. So, unless na magkaroon kami ng means na maging hanap buhay namin ito, dapat talaga may ka-partner kayong chismosa rin para sila nagpapakalat. So, it's either, ayun nga, sumulat kami ng script para doon sa mga talagang influencers na gumagawa ng ano. At sila magpaliwanag, sila magkwento. Or kayo, as journalist, na yung research team sa mga, ano, sa mga news and public affairs. Ganun. Yung mga investigative, yung mga documentaries, ganun pong ginagawa talaga. Historians ang inupuntaan. Sige, Doc, punta tayo sa ibang mga qualification. Pupunta ako sa side naman ng Marites. Okay? Ito, sa side ako ng Marites, kunyari, ganito, in all throughout recent history lang ito, Ina, sana maka, ano ka, kasi ito, ayokong pumunta muna kay Rizal kasi okay, lapu-lapu. Okay, 1521, masyado mahaba. Pero tandaan nyo, sa ibang bansa, 1800s, 1600s, meron na silang history. Tayo, 15 lang, mga ganyan. Ano, 1910, hirap na kagad tayo. Hindi na kilala sa 500, parang ganyan, di ba, yung mga kabataan natin. So, pumunta ko sa side ng mga Marites, no? Dalawa, ang word na ihahain ko sa iyo. Una, urban legend.
kasi bahagi yan ng chismis, okay? Pangalawa, propaganda. O duman na tayo sa urban legend. Ano ang, ina, tanongin kita, bago ka ma-lost in translation, ano mga urban legend mo? Example, ganito, may sawang anak sa may sa Robinsons. Narinig mo na yun? Of course! Dininay pa nga, eh, parang ako, kailangan pa bang i-deny ito? Yan! Yan, prof, urban legend, that's chismis. Pero so many are believing it still up to now. Di ba nag-gets mo ako? Parang may ganong factor siya. Pag nagpakalat, kasi dati naman ng kabataan natin, bakit pare-pareho yung laro natin ng kabata tayo, wala namang sokmed dati? Di ba nag-gets mo ako? Ba't alam ng mga bata from Pasig to Quiapo, to Cebu, to Mindanao, yung larong, yung kanta na kung ano man, no, kinakanta natin dati ng mga bata laro natin, ba't alam natin ng buong Pilipinas? So ibig sabihin ganun ba? May ganung ding pagkalat na something na word of mouth is really fast in the point of vista ng mga chismosa. Okay, marami tayong ano sa discipline ng history or sa ano, syempre may mga terms kami pagdating sa mga ganitong mga bagay. So it could be myth, it could be sa ibang further ano study, it could be fable or myths and fables, or minsan may labels rin kami na ano, pseudo-historian, syempre, or kumbaga, and syempre, propaganda. Pero syempre, it's, yung qualification, for example, ng propaganda, ay sinasadya siyang ipakalat kasi may political or social interest na pinupush yung nagpapakalat nito. Sige, mamaya tayo sa propaganda, yung bit muna. Ito kasi may kapapasok lang na myth. May tawag sa akin, may myth eh. Ang dami ko nakikita ng mga sa SOCMED ngayon, buhay pa si Rizal. Natagpuan daw siya dun sa ano, 120 years old siya. Nakita mo na yan, prof? Mga kumakalat ngayon. Iba rin kasi. Yan, exactly. May mga ganyan, mga kumakalat na ganyan. May mga naniniwala, di ba? Hindi, totoo, nakita namin sa ganyan. Di ba, may mga ano nga, nasa Twitter din siya ata na parang binash din ata na parang ganun eh. So how do you explain this phenomena? Okay, syempre may ano rin tayong qualifications diyan. Ang tine-check ko yung notes ko. Ano, may readings ako diyan eh ng sige. Ng ano, hinahanapin mo nga yung nakita mo yan. 'Di ba nakita mo yan ina? Yung series somewhere. I passed by. Eh syempre critical thinker ka. Iyan mo kagad. Kalokohan. Pero iba, ikakalat sa kaibigan niya, tututol, nakita daw si Rizal doon, parang something. Maraming labels yan. Pwedeng misinformation, maling kaalaman na akala natin totoo, so pinakalat natin, akala natin totoo. So it's misinformation. It could be qualified as a mistake. Pero madaling solusyonan yan na ganito, na ay hindi totoo yan, ganito. Ang disinformation naman ay yung sinasadya mong ipakalat yung maling kaalaman kasi may for an interest or kumbaga baka social experiment or baka trip mo lang kasi joke, kasi ano ka. So trip mo magpakalat ng mali. Okay, pag sabi mong myth kasi, pwede, kasi itong isang kwento na hindi totoo, pero ginagamit mo siya to justify something in the present. Pwedeng, ganun. Kasi may iba't iba yung gamit ng myth eh. At sya, yung urban legends naman, parang, yun nga, mga kwento-kwento na, yun, kumakalat lang, but it's already chismis, kasama nga dyan yung ano, yung sawa na anak sa isang tycoon, no? So and then syempre meron ka ring mga ano, yung mga urban legends na gagamit for example sa mga scams. Yung isang example dyan is yung Yamashita Treasure. Ayun, na hindi naman totoo kasi wala namang systemic na looting na ginawa yung Japanese forces, unlike yung mga Nazis sa Germany, talagang nilimas nila yung mga gold reserves at yung mga museums at tinago sa iba't ibang mga bankers. At ebidensya, may ebidensya. And dito sa Pilipinas, wala. So, that's one urban legend, kumbaga, or myth na nagagamit sa narrative, sa ano. Okay, another myth na, for example, is yung, ano, or pwede rin makonsider rin na hoax. Ayan, yung
minsan kasi yung myth is not necessarily true but use ginagamit na kwento or salaysay para ipaliwanag yung present. Ayun. And usually it's supernatural or it's a tall tale. Oo. Meron rin for example na hoax. Kasi okay. Ang hiligilig natin. Si Mariel Makiling, yung bundok Makiling, humiga doon si Mariel Makiling kaya ihugis niya ganun, parang legend 'yan. Lumaki tayo sa mga ganyan eh, 'di ba? Parang 'di ba? Yung susong dalaga, okay, mga something ma, ano, 'di ba? Mahilig tayo sa mga ganun minsan na mga kwento na kwentong diba, bayan. Ano sa Tagalog noon? Ang alamat 'yon. Ang alamat ng sibuyas, ang alamat ng ang dami po niyan. Bata pa lang ako, talagang busit na buntok. Kasi ano, critical-tikal ako ng bata ko. Hindi naman po pwede nang galing dyan ang sibuyas. Hindi pa pwede nang... Kumbaga parang funny way of saying na doon ang galing siya. No? Parang umusbong at nakita may something. Okay. Sige, bro. So, sorry. So, yun. Iba rin naman yung treatment natin sa mga kwentong bayan. Kasi yung mga alamat na, yung mga storya na nung lumaki tayo, syempre ano yan. Yung mga kwentong bayan, syempre, it's more of values. Yun yung and cultural identity yung din, daladala nila. Pero hindi namin sinasabi na, ano, wag yung paniwalaan yan kasi, ano yan, hindi historical yan, ganyan. Hindi. Yung kwentong bayan, may gamit siya. At ang gamit nito is values. So, pero... Usually, ito yung pinapangalan sa isang bayan. Parang gano'n, di ba? Kaya, biag tilamang, parang something. Or, diba? Yun nga, yung mga paniniwala na mga ninuno natin na nakatawid to the present day. So, hindi namin dinidiscredit yung mga alamat na yan. Kasi actually, mahalaga yan eh. Mahalaga yung sa ano, sa, for, halimbawa, may isang teorya sa Philippine history. So, ang alamat ay hindi kasaysayan. Tama ba? Oo. Hindi siya kasaysayan. Kwentong bayan siya. Kwentong bayan. So, ang kwentong bayan ay mga kwento. Ang gamit namin sa history niyan is ginagamit namin yung kwentong bayan para tukuyin yung mga values na mahalaga sa bayan. Yan. So, yun ang gamit. Cultural lang approach namin sa kwentong bayan. Pero hindi namin siya kinukuha na literal. Ayan. Okay. Parang sa Bamboo, si Eva, si Adan, tayo si Malakat, si Maganda. Parang ganun. Diba? Ano, si Sikalak, si Sikabay. Yan. Iba-ibang mga versions rin yan. So, it's iba yung approach namin dyan. It's cultural. At hinahanap namin yung values. So, may gamit yung mga... Doon na tayo sa elephant in the room. Do you think this film, eh, di ba, the talk, nilabas natin yung elephant in the room, di ba? There was a lot of concern that sa pagbabalik ng pamilya Marcos magkakaroon ng revisionism, no? So ito nga ito, do you think this film is can you call it would be a propaganda or you would defer your comments until it is shown? And okay, ito rin actually sir yung last question ko na. Ito na last natin before we go to Ratatat. Okay, in relation to that, sir, sinabi po kasi I believe ni Senator Aimee Marcos na hindi naman daw nila papalitan ng kasaysayan, kundi magdadagdag daw sila ng detalye dito. Okay. I present so, their side. Ito naman yung dalawang points namin. Before we go to Ratatat, ano po ang sagot niyo dyan? Yeah. Okay. Yung magdadagdag ng kaalaman. Okay, syempre, yung mga sources na yan, nandyan na yan. Pero syempre, sinasabi rin kasi usually sa mga historian, dapat neutral daw kami, ganyan. Kahapon may nag-explain na, hindi yung letter S, nag-explain sa akin. Medyo nainis ako. Kasi, yung mga historian, dapat neutral lang kayo, ganito, dapat objective kayo, ganyan. Pero, ayun, kasi masyadong political. Eh, ang mga kasalaysay sa kasaysayan, especially if it's political history, talagang political yan. Siyempre, ang usually, ang bias talaga ng mga historians is kung ano yung totoo. And yung totoo is, siyempre, backed by evidences. Okay. So, ayun. May kanya-kanyang naratibo tayo pagdating sa, halimbawa, nung panahon ng diktadura, etc. Yung mga naratibong ito, ayun, syempre may naratibo yung mga biktima, may naratibo ang bayan, ang iba't ibang bahagi ng bayan, may naratibo rin naman yung mga Marcoses. Yun. So, lahat yan ay naratibo na pwedeng gamitin ng mga naming mga historiador para makapag-produce ng dagdag na kaalaman sa history at i-process namin itong mga naratibong ito. Pero, hindi lahat ng naratibo ay pantay-pantay. Okay? Not all narratives are created equal. Kasi minsan, meron ring
political, sabihin natin political weight at power yung iba't ibang mga naratibo. Syempre, for example, gamitin uli natin yung example ni Binibining Ella na ano, yung halimbawa, pag nagkwento ako on martial law, ang access ko lang sa halimbawa sa social media, ang access ko lang ay 1,000 followers ko. Ayan. Pero siya, pag nagkwento siya ng Marites version, ang access niya is hundreds of thousands. So, doon pa lang sa accessibility ng naratibo, hindi na pantay. Okay, that's one. Second, ayun, yung influence nung magkukwento ay hindi pantay. Syempre, for example, ngayon, yung mga Marcoses are back in power. Syempre, they have the full weight of government resources and their followers doon sa salaysay nila. Ayun. So, pero, so ibig sabihin nito, madadrown out yung naratibo ng mga biktima, ng mga hindi naman sikat na mga tao na ano, na namatayan, na nakaranas ng human rights violation. Kung hindi sila kasama sa pelikula, sa kwento. Kung hindi, especially, kung hindi sila kasama sa pelikula. So, ibig sabihin, yun nga, sa disiplina rin namin ng kasaysayan, may tinatawag kaming silences. Ayun. Yung, kasi ang history, hindi lamang rin yan tungkol sa kung ano yung nasa dokumento. Ayun. So, baka sabihin, ito talaga yung mga historian, Marites, nag-ano. So, syempre, minsan, may mga detalye kaming nakikita sa mga hindi nababanggit sa sources. So, ito ay advanced na pag-aaral ng kasaysayan. So, especially, halimbawa, sa kasaysayan, ayun, yung revolution, etc., yung isang example ng usual na nasa silence ay kababaihan. Ayun. So, hindi ibig sabihin, dahil walang nasulat tungkol sa kababaihan, ay hindi sila kasama sa kasaysayan. Ayun. So, but it's more of, ano eh, mas matinding analysis yung kailangan dyan. So, balik tayo sa naratibo. Hindi lahat ng naratibo ay pantay. So, mas makapangyarihan yung naratibo ng mga Marcoses kasi they have all the resources, they have the social media infrastructure to para ipakalat yung naratibo nila, and they have right now access to public resources para ipakalat yung naratibo. Yung version nila ng history ay kaya nilang ipakalat sa buong bansa. Pero are you not expecting that the film would be good for you? Ibig sabihin, parang ganun. Malay mo. Wala ka ba gina-expect? Ina-expect mo na ba na okay, this will happen? Iba kasi ang treatment ko sa historical films eh. Okay, it's another, ibang subject siya. At iba yung, ibang skill set yung ginagamit namin to analyze, historical films. Kasi, for example, ako, pag nag-analyze ako ng historical films, tulad na limbawa, Jose Rizal ni Marilu Diaz Abaya, or yung Great Raid na tungkol sa World War II, or yung General Luna, yung Goyo, yung batang general, syempre, there is a basic understanding na ang isang historical film ay kombinasyon ng creative fiction at ng historical narratives at sources. May facts so, doon at may poetic justice. Para maging pelikula siya, kapanood-panood. Parang gano'n. Hindi, napaka-boring niya kung wala lang. Parang gano'n. So, merong counting poetic justice ang sinatawas. Ang tawag po doon, poetic justice eh. So, kung gagawin mo ang pelikula, may babagoy ka konti, pero hindi siya makakapagpabago ng kasaysayan. Magiging parang interesante lang. Like, kunyari, may love interest. Bigla. Parang gano'n. Diba? Na nagkukwento. Kasi kung walang love interest, walang action, pangit yung pelikula, parang gano'n. So, yeah. Kailangan lagyan nun, parang gano'n. Mm-hmm. So, ano, actually, most likely, pag lumabas yung pelikula ngayon, interviewin ako about, ano, is this accurate? Is this gano'n? Iba ang treatment sa historical films. Kasi, hindi pa kasi pinapalabas, prof, eh. Hindi pa pinapalabas. Pero, what are you expecting? Siyempre, it's, ano, may highly fictional, merong based doon sa kwento on the side of the mga Marcoses. Pero syempre, the way it will present narratives is the point of view. There will be somewhat distortion. I mean, I-expect ko talaga may distortion kasi the intent, I would advance it in saying that this film is really
bias towards the Marcoses. And it's not expected ko na yan. Na it will be biased on the perspectives of the Marcoses. Is it also because of the director? Because the director directed yung mga satirical, yung mga Len-Len, yung mga ganon? Yeah. Ganon po ba? Mm-mm. So it will be highly satirical. But syempre, kung yun nga, we don't take itong mga historical films as ano per se. As, kumbaga, as it is. Syempre, kailangan i-analyze yan. I-analyze rin, pwede rin i-analyze yung mga jokes. Kasi baka yung mga jokes ay dinidiscredit na yung mga kami mga historia. Yung mga naging biktima nung diktadura. So, syempre, hindi lahat ng tungkol sa ano. Kumbaga, yung wika na gagamitin, yung jokes na gagamitin, it's part of the narrative na ipapresent ng pelikulang yan. At syempre, may mga implications yan na sinusubukang i-imprint sa mga tao. So, it might be bordering or it might be actual propaganda. But, yun nga, siguro yung last ko na rin nasasabihin is that, usually sinasabi, kayo mga historian, dapat neutral kayo, ganito. But, or objective kayo. But minsan nga, sinasabi, yung objectivity should be neutral. But, there is a moral dimension sa pag-aaral ng kasaysayan. Kasi, for example, paano halimbawa namin pag-aaralan yung mga naging biktima ng atrocities nung panahon ng Hapon? Paano namin pag-aaralan yung atrocities na ginawa ng mga Nazis sa mga Hudyo, sa nung Holocaust? Siyempre, hindi naman sasabi na, 6 million yun namatay kasi deserve nila yun. Hindi ganun. I-explain na. Meron pa rin. Namatay sila out of yung sistema ng isang bagay sa lipunan na hindi katanggap-tanggap, pero tinanggap ng mga tao sa nakaraan. So, may moral dimension. At ito yung hindi madalas na nakikita ng mga... Kasi kahit yung mga Germans ngayon, hindi nila tanggap yung nangyari hindi dati. Hindi nila tanggap yun. Pero syempre ngayon, yung moral dimension is, sa kasaysayan natin, part of the elephant in the room. Hindi mo pwedeng burahin yung libo-libong namatay at nakaranas ng torture. Hindi yan mabubura ng ilang mga buildings ang nanaipatayo. So, sige, yung sarap na usapan ng tao, natin kaso tayo umabot na sa alas 11. Siguro magpa-part 2 tayo dito at lalo na kapag lumabas na yung pelikula, Prof, guest namin kayo. Unang-una, agad-agad, no? Maghanda ka na ng mga reactions mo kaagad dyan at paano maging... Manonood ka ba ng pelikula sa sinihan, Prof? Para nag-crisis pro pero. Ay ina, introduce mo na ang Ratatat. Buti na lang hindi mo napanood itong history ng Ratatat kasi para first time mo ito. Una, I think ayaw man ni Prof ay kailangan niyang panoorin ito dahil point of tatanungin ka eh. Musa yung tatanungin ako rin. Correct. Okay, sige. From now, Prof, mag-ano muna tayo, mag-ratatat tayo. And then, mag-breather tayo. Don't miss out. Ang ratatat ay ratsadang tanong, tapatan at tarantahan. Sumabilis ang tanungan at sagutan ng po ito. Fun lang ito, light. Okay. Inapanood doon sa start, yun. Oo. At magsisimula po tayo dahil tayo yung mga millennial. Kapag tinanong namin kayo ng millennial question na handa na ba you at sumagot ka ng handa na me, doon na tayo mag-start. Okay, Prof? Okay. Alright. Historiador, John Ray Ramos. Handa na ba you? Handa na me! Woo! Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan, at tarantahan! Okay, ang unang segment ay Pili Nuts. Pili lang po kayo ng isa sa aking sasabihin. Comics o magazine? Comics. Okay, fiction or fantasy? Pareho lang yun, pero sige, fiction. Astrology or astronomy? Ulit, sorry. Astrology or astronomy? Astronomy. Okay, ito naman. Ako. Renato Constantino o Gregorio Zaide? Apa? Constantino. Okay. Sa history, ano ang mas interesting na kwento sa'yo? Bida o kontrabida? Kontrabida. Okay. Best sa mga heroes, collaborators or oppressors? Yeah, tatlo. Heroes, collaborators, oppressors. Ano mas ano?
Tatlo pa yung coach. Okay, heroes. Okay. Heroes. Okay. Alin dito ang alam mo na totoo at hindi chismis? Taliano Gold? Bemedaled War Hero? Ay, na si Apo Marcos? O naambush in really noong panahon bago idiklara ang martial law? Yan. Ano dyan ang alam mo na totoo at hindi chismis? Ulitin natin. Taliano Gold? Bemedaled War Hero daw si Apo Marcos o naambush si Enrile nung panahon bago i-deklara ang martial law? Alin dito ang totoo at hindi chismis? Totoo yung bemedal pero maraming pero. Okay. Okay. Ako naman. Bukol. Oh, charot o trululu, sorry. Charot o trululu. Ang charot, hindi totoo. Ang trululu, totoo. Yun ang dalawang sagot pag prof, ha? Okay. Gets mo? Okay. Charot o trululu. Bukod sa historiador, chismoso ka rin ba? True lalo. Okay. Hello, Tanong. May chismis ka ba na narinig na hanggang ngayon ay hindi mo pa nabiberipika kung totoo? True lalo. Okay. Maraming okay. Napahamak ka na ba dahil sa chismis? Chorbalu. Chorbalu. Charot. Charot. Chorbalu. Charot, charot. Ginyala ko na ito, hindi. Okay. Okay. Huli, bago huli ha. Totoo ba na may resba ka na post yan, sa iyong Facebook sa isang direktor na, na ito na pinatatamaan mo sa post na yon? Baka true lalo. Baka true lalo. Yeah, true tignan nyo na lang. Okay, tignan nyo na lang kung anong post ni Prof. Tungkol dyan. Ito, last question. Totoo ba na mga historiador ay nasa loob ng kulo? O hindi lang magaling sa loob ng library, kundi pati na sa kwartong bedroom? True lalo. Aday nga. Thank you, bro. Pag-umunalis. Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan, at tarang, tahan. Naubo ako doon ah. ako'y naubo eh. Good sport, John Green. Napainom si Prof. Salamat. Sa susunod na ratatat mo, mas maganda pag napanood mo na ang pelikula. Salamat po. Thank you for guesting with us, Professor Ramos. Any last few words dato po sa chismis at history? Ayun, yun lang naman. Siguro simulan, matuto tayong magsumala sa mga bagay-bagay sa ating timeline. Okay lang naman na manood, gumamit ng social media or manood ng Facebook content. Pero syempre, responsibilidad natin at sa ating pamilya at sa ating mga followers na syempre, we owe it to them na maging makatotohanan. Kasi mahirap naman yun na kung tayo ay nagpapakalat ng fake. Kasi parang ginagawa natin silang mangmang at kumbaga ay ayun, niloloko natin sila. So we owe it to everyone na i-uphold kung ano yung totoo. So yun lang, maraming salamat. Salamat, thank Prof. You so much, sir. Nice to have you. Inyo. Salamat, Prof. Ayan. Maraming medyo salamat. Maybe at marami tayong napag-usapan tungkol sa history. Napakahaba talaga ng proseso sa pag-vet ng history natin. Correct. Dun sa discussion natin kanina, no, na pag-usapan natin yung sa urban legend, alamat, mga myth, ganyan. Huwag natin, hindi namin sinasabing chismis, you know. Again, tulad ng paliwanag ni John Ray kanina. Ano yun? That's a different discussion of cultural matters, okay? Hindi namin sinasabing chismis yun. But anyway, more to come about this issue, I'm sure, lalo na dahil nasabi ni Michael, hindi pa umiere. O hindi pa napapalabas yung pelikula na yan. But anyway, thank you to our guest. And now it is time for our kuda. Ay, may kuda pa pala, oo. Ang kuda ay napapanahon, oo. Dahil ito ay hinulaan na ni Ina kagabi pa lamang. Ang kuda na lalo nyo ay, kung ang history ay chismis, ang science ay magic.
Yan. Oo nga. Oh, Diyos ko. Parang gano'n lang nga. Tama yun. Parang gano'n na lang yan. Gano'n na lang yan. Okay. Well, that's ang it. Math ay sugal. Ang architecture ay kung ano na pa. Bahala na kayo sa buhay niyo, ha? Basta gano'n po. Maging mapanuri lang talaga to. Maging mapanuri lang tayo. Pag pwede naman tayo magkaroon ng sariling opinion, yun ang kalayaan natin talaga. Pero yun po ang facts. Thinking. Critical thinking. Dapat po. Mahalaga po yan talaga. Alam natin ang tama sa mali, ang totoo sa hindi. Ang haka-haka sa totoong pangyayari, di ba? Parang ganyan. At ang chismis sa kasaysayan. Alright? Kasi na kayo tumitingin-tingin pala ako kanina sa aking light kasi may umiilaw-ilaw na di-distract ako. But anyway... Akala ko may nagpa-piano doon sa background mo. Baka bigla may nagpiano dyan, matakot ako eh, bigla eh. Kailan ka ba balik ng Canada? Four days pa. Ganito pa rin ang aking internet. Okay, we'll see you again on Wednesday. That's it for our politics this Monday morning. Ako po si Ina Andolong. Michael Pati po, stay safe. Bye! Love you guys! Ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 ay isang nakakahawang sakit dulot ng bagong diskubre na coronavirus. Ang virus na ito ay karaniwang natatagpuan sa mga hayop at hindi pa nakita sa mga tao noon. Base sa World Health Organization, ang karaniwang sintomas na dulot ng COVID-19 ay lagnat, pagkapagod at dry cough. Ilan sa mga pasyente ay nakaranas ng sipon at baradong ilong, sore throat at diarrhea. Samantala, isa lamang sa 6 na pasyente ang nagkakaroon ng hirap sa paghinga at nagiging malubha ang kalagayan. Meron lamang mga individual na tinatawag na asymptomatic o mga nagpositibo sa COVID-19 ngunit hindi nagkaroon ng simptomas at hindi nakaramdam ng anumang sakit. Habang patuloy pa rin dinidevelop at sinusuri sa pamamagitan ng mga clinical trial ang bakuna at mga piling gamot laban sa COVID-19, maaari mo pa rin pigilan ang paglaganap nito. Paalala ng mga eksperto, kung wala namang gagawin sa labas, manatili lamang sa bahay. Obserbahan ang physical distancing. Siguraduhin na napapanatili mo ang 1 metro o higit pa na layo sa ibang tao. Maghugas ng kamay. Iwasang hawakan ang iyong mata, ilong at bibig. Magsuot ng face mask. Ugaliin ding taklo ba ng iyong ilong at bibig kung uubo at babahing. Kapag nakaramdam naman ng lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpatingin na sa doktor. Tandaan, walang problema na hindi nalalagpasan. Makinig at sumunod sa mga payo ng mga eksperto